120,000 worth of products. Okay, unang tanong ko. Nakapitalo kayo ng 60,000. Binigyan po namin kayo ng 120,000 worth of products. Right away. Ang tanong, logi mo ba kayo or panalo na? Panalo. Panalo na. Dahil ho, kung hindi nyo man ibinta ang produkto at ginamit ninyo, siguradong panalo na kayo. Okay? Kasi pag yun ito, sa pagpapasok na ito, example na lang ho, pag may kakilala ho kayong farmer, okay? Farmer. Para mabigyan ko kayo ng idea, sa traditional farming, ang pinakamahinang gasto sa isang hektarya ng rice, okay? Ng rice, ay in between 30 to 40,000 per hektar. Sa synthetic farming. Ano ho? Yan ang pinakamahinang gastos. At umaani lang ho ng 80 to 100,000 bags per hektar. Okay? So meaning, yan po yung tradisyonal. Samantalang sa atin po mga kaibigan, ang isang hektarya halos gagastusan po tayo ng 10,000, okay? Ang input, pero ang harvest po niyan is more than double po doon sa tradisyonal. Pwede tayong humarvest ng 150 to 200 bags per hektar. So meaning, pag ang kinausap niyo ay farmer, ang 60,000 na input po ay nasa mga 1 to 2 hektar sa po yan. Ano ho? Okay? So pag sumubra po sa 2 hektarya ang kanyang sakahan, ibig sabihin po, ang 60,000 na kanyang ilalabas ay hindi niya po yan para pang negosyo. Pag bumili man yung siya ng products, pang personal lang pong gamit yan. Are you with me? Okay? Meron na po akong isang inausap na bumili ko sa akin ng worth 2 million na products. Sabi ko sa kanya, sir, doon sa area mo, sir, sa tingin mo, gaano kalaki ang kayang abutin nitong 2 million? Gaano kalaming tao mabintahan natin? Nagulat po ako sa sagot niya. Hindi ko ipipinta ang products. Kami lang kong gagamit yan. So meaning mga kaibigan, when it comes to agriculture, kasi ang ipas mo sa atin ito, wala masyadong, di ba masyadong sa rice agriculture, naranam dito sa Metro Manila, ang agriculture mga kaibigan is a multi-billion industry. Okay? Philippines alone, every year, that is 200 billion ang negosyo niya sa mga synthetic chemicals at saka sa mga produkto na involved with agriculture. So ngayon, ang tanong ko rin sa inyo ulit, lalo sa mga first timer, bumili ka ng worth 60,000, binalik namin sa iyo worth 200,000, what if hindi ka kumita sa business? Ang tanong ko sa iyo, doging ka ba? Ah, hindi ka kumita, wala tayong negosyo, pinag-usapan mo na. 60,000 binitawan mo, binigyan ka namin ng double of products, doging ka ba? Definitely hindi na. Kasi kahit di ka magnegosyo, gamitin mo lang yung produkto, panalo ka na. Eh what if bininta mo? Pag bininta mo at negosyante ka, of course, yung kumita ka. Tama ko ba? Now, ito yung usapan. Pag naglabas ka ba ng 60 sa traditional business o bumili ka ng product, sabi natin fertilizer, aside sa produkto na kuha mo, may babalik pa ba sa'yo? Definitely wala na. Halimbawa, pumunta ka ng aggregate supply kasi majority sa mga bilihan mo ng mga farm inputs is aggregate supply. Pero, pumunta ka ng aggregate supply. Sabi mo doon sa aggregate supply, pabili mo ako ng isang truck na fertilizer. Okay? Nagkakalado ako ng 60,000. Example. Now, ang tanong, pagka na i-deliver pa sa'yo, babalik ka pa ba sa aggregate supply para sabihin mo, asan yung kita ng pera mo? Asan yung commission mo? Di ba wala na? Tapos na ho yung transaction. Kasi tama lang na binigyan ka ng produkto, wala na hong negosyo doon. Tama ho ba? Ang sa atin po mga kaibigan, ganito lang po kasimple. Yung 60,000 po, okay lang ba sa'yo? Ibalik namin sa inyo is 300,000. Wow. Pagkakasama natin ang kaibigan. Ang tanong ko rin sa inyo mga kaibigan, sa 60,000 po sa traditional, kailan kaya sa'yo babalik ang 300,000? Ano katagal? 5 years. 1 year? 2 years? Okay, sabihin na lang natin, 1 year. Sabihin natin 1 year. Magaling ka na lang negosyante niyan. Pagka 60,000 mo, naging 300,000 sa isang taon. Tama ba? Okay. Ang tanong ko sa inyo ngayon, 60,000 mo, ibabalik ko sa iyo 300,000 sa loob ng isang buwan. Okay na ba sa iyo yan? Yes! Ano pa ano natin yung meaning! Meaning! Ibinigay na namin sa inyo ang produkto, double sa iyong kapital. Meron ka pang business opportunity na kumita ng 300,000 sa loob ng isang buwan. Ang tanong ko ngayon, lalaban ka ba rito o babawi?
Laban. Laban or bawit? Laban. Okay. Pira ko ba yun? Ang tanong ko mga kaibigan, paano? Kasi ang tanong dyan ng iba, laban ako, ang tanong paano? Tama ko ba? Yes. Wala naman ang negosyante na tatanggi nito eh. Kasi even ako, wala akong alam sa tradisyon, so, wala akong alam sa networking, wala akong alam sa kaibang business, traditional akong negosyante. Pag inoperan mo ako niyan, hindi ko yan tatanggihan. Tama ko ba? Yes. Kahit ang negosyo ko ay kahit ano, kahit ang negosyo ko ay sabihin natin ay commercial, nagbibinta ako ng mga RTWs, kahit ang negosyo ko ay nasa beauty line, kahit ang negosyo ko ay hindi inline sa agriculture, pero kung operan mo ako ng ganyang opportunity, hindi ko yan tatanggihan. Tama ko ba? Yes. Okay, at ano ngayon, paano? Okay, commitment. Basta meron tayong requirements. Okay, commitment lang. Hinga natin ang commitment yung isang tao. Ang commitment lang, may dalawa ka bang kakilala sa okay? May dalawa ka bang kakilala na sa tingin mo, magugustuhan din yung programa ng company. Ganoon lang kasimple. Ano nga ulit ang programa ng company? Sa 60,000 na kapital, may 120,000 na products, at ibabalik ang pera mo, okay? 300,000 ang balik within 1 month. Sa tingin mo kaya, may kakilala ka kaya na gusto rin yung ganitong programa? Yes. Yun yung tanong ko sa kanya. Aha. Kaya pag sinabi niya wala, wala na ako tayo mag-usapan siya. Ibig sabihin ho, mga kaibigan, walang business. Tama po. Pero pag sinabi niya, dalawa lang ba ang kailangan? Ang dami kong kakilala na po pwedeng i-share yung ganong sistema. Okay. Ang commitment ho, itong dalawa kaya natin kausapin at sumali sa loob ng isang linggo. What do you think, guys? Ang isang tao ba na negosyante, meron kayo yung dalawang kakilalang tao na negosyante rin kamukha niya, na gusto rin magustuhan ng business, at kaya-kaya niya kausapin sa loob ng isang linggo ang dalawang tao? Actually, meron akong tiniste, nag-test market ko ako. Okay? Hindi ko na po nilatagan ng personal, by phone lang. Ang sabi ko sa kanya, bro, alam ko negosyante ka. Traditional ito negosyante. Sabi ko sa kanya, 60,000 mo, bibigyan kita ng 200% return of products. Double ang products mo. Ngayon, pag ang 60,000 mo, ginawa mo itong ipapagawa ko sa'yo, within a month, magiging 300,000. Sabi niya, anong gagawin ko? Kailangan mo lang ng dalawang kaibigan na may 60,000 din. Sa tingin mo, kaya mo ba isang linggo? Sabi niya, partner, pag binaba mo yung phone, ngayon mismo, pagbalik ko, may dalawa na ako. Nasa kapitbahay niya eh. Ha? Ang una na niya pinakusap, kapatid niya dalawa eh. Ibig sabihin mga kaibigan, pwede isang linggo, pwede mas mabilis. Tama ko ba? Pero ang commitment lang mo natin, 1 week. 1 week, kailangan no, may dalawa sa isang linggo para makuha niya sa isang buwan ng kanyang 300. Eh what if di nangyari? Ang dalawa niya, naging isang buwan. What will happen? Okay? So, makukuha niya ito sa loob na 3 hanggang 4 na buwan. Ibig sabihin, wala po itong time frame. Walang time frame. But the program, the system is, para 100% ma-implement po, kailangan may commitment. Na yung dalawang tao na yan, dapat mo mapapasok at makausap sa loob ng isang linggo. What will happen? Very simple. Ganito po ang programa. Okay. So, siyempre, sabihin na lang natin, kayo po ito. Okay, kayo po ito. Sabihin po natin, first week. Okay. Sumali ho kayo. Sir, pagsali nyo, after 1 week, nakahanap mo kayo ng dalawa. Ano ho? Nakain pa tayo. Okay. So, ito po si A. Okay. Ito po si B. So, ang tawag ko sa inyo, okay? Ito pong dalawang tao na to, ang tawag ko sa inyo, pareho po kayo mga elite in the store. Ano ho? Elite in the store. Or, lahat po ng inuhan din ng Stratinong package. Okay? So kayong tatlo, pareho kayong bumili ng products na worth 60,000 at pareho ninyo na rin po nakuha ang produkto na worth 120,000. Ngayon, dahil kayo po ang nakapagin pero sa dalawa yung kaibigan, ang company po ay magbibigay po sa inyo na tinatawag natin direct referral incentive. Okay? Magkano? 10,000. Okay? Pero yung 10,000 ho, hindi po yung cash. Naka-print po yan ito, 8,000 products or GC, gift certificate, and 2,000 cash. Okay, so 10,000 po overall. 8,000 products, 2,000 cash. Same thing with B. Another?
8,000 products, then 2,000 customers. Now, dahil po si A ay pumasok din po at si B, again, ang commitment ni A and B ay para makuha ang 300,000, kailangan may dalawa sa isang linggo. Tama ko ba? So, pagsapan ho natin, this is first week. Tama ko? First week po ito. O, nakadalawa. But, actually, it will happen kahit isang araw lang. Or kaya isang oras. Depende. Okay, depende sa inyong mga, sa inyong market. May kanya-kanya kasi tayo set of market. Tama ko? Okay. Pero, dahil nga po, sa ganda ng sistema, baka po, paglabas yung pala ng bahay nyo, makakuha na kayo ito. Now, pag si A naman po ay nagkaroon ng dalawa, okay? Nagkaroon ng dalawa at saka si B. Of course, pag si A at saka si B ay nagkaroon ng dalawa, mga kaibigan, sila naman po yung bibigyan ng mixed gen ng 15,000. Ano po? Okay? So, i-round up po natin lahat. 10,000 dito, 10,000 dito, 8,000 products, 2,000 cups. Okay, 10,000 dito. So, yun po yung mangyari. Tiga dalawa. So, this is second week. Okay. Again, dahil ito po ay sumali at nag-commit, na magkakaroon po rito ng dalawa. Okay? So, dalawa. Okay, yun. This is third week. Okay, third week. Now, ano po mangyayari? See you. Ito po ang tawag po nito is third week. Okay? Bakit ang may graduation ka? Graduate. Okay, mag-graduate na siyo. Mag-graduate ako. Bakit may graduation yan? Ang graduation ho ito ay hindi po katulad sa school na lalagyan ho kayo ng medalya. Ang graduation ho ito ay magiging milyonaryo ho ang bawat isa. Yes! Masasala sa kanan natin, ho? Dahil, ang pinagasama ito lang ho natin, mga kaibigan, ay isang account para. Okay? So, isang account para to. Siyo makakatanggap ng 300,000. Ang tanong ko ngayon, ang promise natin kayo, 1 month niya matanggap ang kanyang 300,000. Kailan na ulit nangyari? After? 3 weeks. Now, posible kaya na hindi 3 weeks? Posible kaya na 1 week lang? Yes. Depende sa galaw ng inyong rule. Actually, the secret of this, it is a team effort. Okay? Team effort po ito. Hindi po ito trabaho ng isang tao. Ito po ay trabaho ng buong grupo. Kaya po, pag sumalpak po kayo rito, magkakaroon na kayo ng team. O pag sumabay po kayo rito, magkakaroon kayo ng team na kung saan magkakaroon po kayo ng grupo na kung saan magtutulong-tulungan po. Ako ay ang bilis po rito. Kinain po ninyo ha. What will happen kay ANB? Okay? Si ANB po, pag nagkaroon po rito ng 8, okay? Sa kanya. Karoon din po kay B. Nagkaroon po ng 8 sa baba niya. Okay? Si A naman po, makakatanggap din ng 300 pesos. Si B naman po, makakatanggap din ng 300 pesos. So, 1,000 pesos. Okay. Ibig sabihin yun mga kaibigan, bawat isa, okay? Bawat isa ay pwedeng makatanggap ng 300,000 in a month or less than 1 month. Depende po sa galaw. Now, sabihin lang po natin, paano kung hindi po nangyari ito? Nangyari po ito, 1 month, ito 1 month. So, 2 months. Then, another 1 month, 1 month. Ano? So, 2 months, plus 2 months, plus 2 months. Ibig sabihin, 6 months. Masama pa ba yung 60,000 mo, binigyan ka na ng dupling produkto, at magiging 300,000 after 6 months? What do you think, guys? As a businessman or a business person? Ha? Panalo pa rin dahil sabi ko kanina sa traditional, maswerte ka na kung sa isang taon nabawi mo ang kapital. Ano? Pero ito ho, hindi mo bawi, kundi times 5. Okay? Times 5 ang iyong kapital. In fact, hindi mo na kailangan bawiin ang kapital mo kasi may nakuha ka ng produkto na more than your investment or your kapital. Are you with me? Yes. Now, ang tanong ko ngayon, what will happen next after this? Okay? Ito po ang matindi. Actually, ito po, phase 1 pa lang po ito. Okay? Ito po yung pinakauna. Pero lahat po ng graduate rito, napasok ko sa phase 2. Phase 2. No? Sa phase 2. So saan po, ano po mangyayari sa phase 2? Ganito po. Okay, bubulay ko lang po muna ito. Ito po. Meron po sa inyo po, kumukuha ng copy.
Okay.